Hi guys! Kamusta kayo? Ako nga pala si JC Legaspi at welcome dito sa channel ko and welcome din dito sa panibago nating video. So for today's video is meron na naman tayong bagong FAQs or Frequently Asked Question about ROTC. And yung question is galing sa Facebook page ko. So nag-message siya sa Facebook page ko. So napanood niya yung video ko sa YouTube and then nakita niya yung ano ko, yung pangalan ng Facebook page ko and sinerch niya sa Facebook and syempre siguro finalaw niya na din. So kung ganun yung gagawin niya, please follow my Facebook page kahit na konti pa lang yung na-upload ko doon. At least nag-upload pa din naman ako soon, sunod-sunod na yung upload ko doon. So yun, sabi niya, wag na ilagay yung pangalan niya sa video. So I respect his decision kasi for his privacy. So yun, yung sabi niya is, good morning po sir. Ask ko lang po, pwede po ba mag-ROTC officer yung hirap mag-push up and sit up? Pero kaya naman kahit papano. Kaya naman tumakbo tsaka di sakitin. Medyo mahina lang talaga sa endurance. If gagawan mo po ng video, request ko lang po na yung pangalan ko wag na po ilagay sa video. By the way, new subscriber po ako. So, thank you po sir sa pag-subscribe. So, hindi lang naman kay sir, sa inyong lahat na araw-araw nagsasubscribe, sa mga naunang nagsubscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. So, yun yung sasagutin ko mamaya, pero bago ko yun guys sagutin, kung bago ka lang dito sa channel ko, please consider subscribing. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong uploads. And of course, don't forget to drop a thumbs up and a comment down below. And magsisimula tayo after the quick intro. So tara! At ayan na nga guys, no? So yung tanong nga ni sir is kung pwede daw po ba mag-ROTC officer yung mahina sa push-up and sa sit-up. So i-generalize na natin, no? Let's say mahina sa mga physical exercise. So yun, di ba one of the requirements sa tawag dito sa pagiging ROTC officer is physically fit. So it doesn't mean na hindi mo kaya yon, yung pagpo-push up and pagsi-sit up, tawag dito is hindi ka na qualified. So hindi po, qualified ka pa rin po. Yung tinutukoy po doon na physically fit, no, walang inoperahan yung record sa pag-oopera, walang special condition like, you know, yung malalang hika, malalang mga karamdaman na pwedeng matrigger sa konting galaw lang. So yun po ang sinasabi na bawal. Pero those person na mahina lang sa mga ganun, yung pagsisit up, pagpupush up, na healthy naman kahit papano, na pwede nating i-improve yung pagpupush up and pagsisit up or sa yung sa physical ability, welcome na welcome po kayo sa ROTC. Dahil yung ROTC po is parang, you know, yung nag from zero and to hanggang mag 1, 2, 3, and 4 ka. Ibig sabihin, nagsimula ka sa wala and tuturuan ka ng tuturuan hanggang ma-improve mo yung sarili mo. So guys, ganun din yan sa academy, sa mga academy. So mga matatilino yung ibang nakakapasok dyan. So ibig sabihin, dati nung nag-aaral pa sila, focus sila sa pag-aaral and less sila sa physical aspects ng buhay, no? Pero ginusto nila yon and pumasok pa rin sila kahit ganun yung sitwasyon nila dahil alam nila sa sarili nila na wala naman silang sakit dahil nakapasa sila doon, may medical naman yan. So alam nila na yung exercise kaya ko naman yan pagtiisan hanggang sa mag-improve ako. So ganun yung ginawa nila and hindi lang sila nag-quit. So ganun po sa ROTC din. So may kwenta ako sa inyo guys, no? Ako, may pamangkin pa ako na isa. Ito siya. So, yan. Nag-ROTC officer din siya. So, unlike me, dahil ako, mahilig ako talaga sa mga workouts, pag-workout. And siya kasi, mahilig sa mobile games. So, scroll laging social media and laging nakahiga. So, hindi siya, ibig sabihin, hindi siya masyadong engaged sa mga physical activities. Like, you know, yung pag-exercise. So, yun. And siguro napagtanto niya na okay, it's time to change myself. So sasabay ako kay Tito na ganito, mag-ROTC officer din ako. So yun, nag-ROTC officer siya. So ayun, oras na ng pag-exercise, no? Dahil may Army Dozen exercise dyan. And sa Army Dozen is involved yung pag-push up. So hindi siya guys, hindi siya makaisang push up. So yun, pero aside
hindi dahil hindi niya kayang mag-push up na kahit isa lang hindi siya makagawa, hindi siya nag-quit. So yung ginawa niya, ganun pa din. Bahala ng pagtawanan ako diyan, basta alam ko 'to, mai-improve ko 'to. So yun. Yung ginawa ng isang senior namin, yung S3 namin, operation, so siya yung tinutukan. Sinabi niya sa amin na, okay, eto si buddy nyo, Legazpi 2. Kasi ako si Legazpi 1, siya si Legazpi 2. So yun, hindi marunong mag-push up, ako ang bahala dito. Sisiguraduhin ko sa inyo na habang tumatagal yung ating tawag dito, yung ating training is marunong na siya mag-push up, makakapag-push up na siya ng 10. And guys, nangyari, dahil hindi lang nag-quit yung pamangkin ko kahit na pag-report niya pa lang bago siya pumasok, magpo-push up muna siya hanggang sa limit niya, at bago kami umuwi, may push up muna siya hanggang sa limit niya. So yun, nagtuloy-tuloy yun hanggang sa nagulat na lang kami na kaya niya nang mag-push up ng 10. So ayun, ibig sabihin, consistent mo lang gawin yung isang bagay, magpa-progress ka. So ganun po sa ROTC. Kapag hindi, it doesn't matter kung tawag dito, kung hindi ka marunong mag-push up, hindi ka makagawa ng isang push up, hindi ka makasit up, or mahina ka sa physical activities, as long as healthy ka, no special condition na matitrigger, welcome ka. Dahil lahat ng imperfections mo or lahat ng mga bagay na hindi mo kayang gawin before, kapag nag-ROTC ka, is pwede natin yang may improve. Hindi natin masasabing 100% tawag dito 100% perfect yung mababago yung sarili mo, but at least nag-gain ka ng improvement. Yung push up mo na hindi ka makapag-push up before, yung sit up mo na hindi mo magawa kahit isa, so may improve yan sa ROTC, dahil yun po ang talagang hangarin ng ROTC, ang mabago tayong mga kabataan, not only in terms of physical activities but also in terms of our patriotism sa country, sa sarili natin, mga bad habits natin, matanggal na. Yan po ang mga tawag dito, madisiplina tayo, in short. Yan yung po ang talagang layunin ng ROTC, hindi yung torturing tayo. So, hindi po ganun ang ROTC. Maniwala kayo sa aming mga nakaranas ng ROTC. Huwag kayong maniwala dyan sa mga nagsasabi-sabi dyan sa gilid-gilid na hindi naman nakaranas ng ROTC. So, huwag kayong maniwala dyan, sa amin kayong maniwala. So, yun po. Ibig sabihin, sir, kapag kahit na ganun yung sitwasyon mo, hindi ka marunong sa sit, hindi ka masyado malakas sa pag-push up, hindi ka masyado malakas sa pag-sit up, or let's say yung mga babae talaga common sa kanila, bibihira sa kanila yung talagang nakakapag-push up ng straight 10. So yung mga kabady kong babae ngayon, talagang veterano na, kaya nang makipagsabayan sa mga lalaki sa push upan. So guys, sa mga sinabi kong sitwasyon, lahat po ng yon na yon is nangyari, hindi ko lang po gawa-gawa. So ibig sabihin, kung ganun yung sitwasyon nyo, mahina kayo ngayon, so kapag nagpumasok kayo sa ROTC, lalakas at lalakas kayo sa bagay na mahina kayo. So yun, yun yung main point dito eh, na wag na wag lang kayong susuko, do that thing consistently and you will gain some improvement. Maybe not that 100% perfect, but at least you gain an improvement. So, yun lang yun guys. Pwede po ang mahina sa exercise, as long as you don't have any condition na makakapag-trigger or na makakamati-trigger sa simple lang na galaw. Pag ganun po, wag na lang po magpumilit na mag-ROTC. So, yung minimin po na physically fit, kaya mong gawin ang mga rigorous exercise. It doesn't matter kung mahina ka or malakas ka. As long as you are willing to improve yourself, you are welcome in joining the ROTC cadet officer. Or kung gusto mo mag-ROTC officer, welcome na welcome po. Basta physically fit and no special condition. So yung physically fit, guys, again, yung tinutukoy na physically fit is hindi ibig sabihin nun malakas ka kaagad. It doesn't matter kung mahina ka sa mga exercise, uulitin ko ulit,
doesn't matter kung mahina ka sa mga exercise as long as you are willing to improve yourself. And kung meron ka naman malalang karamdaman, so wag na po natin ipilit. And that's it for today's video. Thanks for watching. And yeah, sana bago tayo magtapos, kung bago ka lang sa channel na to, huwag nyo nang kakalimutang mag-like, comment, at syempre mag-subscribe na rin kayo. At i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong uploads. And that's it. Once again, I'm JC Legazpi and welcome to my channel. Adios, amigo. See you next video. Bye-bye!